Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Caligdong Vlog, Marlinda Alvis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Miko Rocky, Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Corazon, Corazon Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nagmistulang halimaw na itong si Kimba na kahit napatay na ang aswang, hindi pa rin niya ito tinigilan. Napatigil na lamang ang batang sniper nang awatin na ito ni Butchok. Tama na iyan, Kimba. Patay na ang aswang na iyan. Kailangan nang sumama ka muna sa akin. Marami kang natamong mga sugat sa iyong katawan. Kailangan kitang gamutin. Ang sagot naman nitong si Kimba habang nakahawak sa balikat nitong si Butchok. Huwag na, tinintimusang. Nalalapit na ang katapusan ng mga aswang. Tuluyan na natin ang lahat ng mga ito. Baka may mga makakatakas pa. Kaya ko pa ang aking sarili. Kaya ko pang lumaban. Huwag kang mag-alala, tinyente. Kaya kong makipaglaban dahil distansya ang aking pamamaraan. Napatitig na lamang itong si Butchok kay Kimba. At pagkatapos, muling tumakbo ang batang sundalo papalapit na doon kinalakay Puling at Tandang Tiboy na sa mga pagkakataon na iyon patuloy nang naglalaban. Ngunit sa nakalipas na mga minutong labanan ng dalawang matatanda, makikita mo agad na mas lamang ang kakayahan nitong si Lakay Puling kumpara kay Tandang Tiboy. Nagawa na kasi nitong si Lakay Puling na masugatan itong si Tandang Tiboy. Napasandal na ito doon sa mga batuhan. Huwi ka pa nga nitong si Lakay Puling. Tulad ng sabi ko sa iyo, Tiboy, isasama kita sa impirno. Ngunit ngayon, mukhang mas mauna ka pa kaysa sa akin. May dugong dumaloy na sa bibig nitong si Tandang Tiboy. Napamura na ito. Kahit na ano kasi ang kanyang mga gagawin, talagang mas malakas kumpara sa kanya ang pinuno ng mga aswang. Lumundag na itong si Lakay Puling papasugod kay Tandang Tiboy habang nakahanda na ang mga matutulis nitong mga kuko. Ngunit bago ito makalapit kay Tandang Tiboy, biglang sumulpot na doon ang batang sundalo na si Butchok. Gamit ang kanyang mga garab, sunod-sunod na inaatake niya ang kalaban na matandang aswang. Napayuko na lamang itong si Tandang Tiboy. Hindi na kaya niyang kumilos dahil sa kanyang mga natamong pinsala at sugat sa kanyang katawan. Habang itong si Butchok, tinamaan na din niya ang matandang aswang. Isang hampas gamit ang garab ang naging dahilan para masugatan sa dibdib itong si Lakay Puling. Tumalsik ang matanda at tumama doon sa batuhan. Pagkatapos, nahulog pa ito sa lupa. Habang naglalakad itong si Butchok, papalapit doon sa nakabulagtang si Lakay Puling, ang wika ng batang sundalo. Binigyan na kita ng isang pagkakataon, Lakay Puling, ngunit sinayang mo ito. Gumawa ka pa ng pagsalakay sa mga kapwa mo aswang. Ngayong araw na ito, mabubura na sa mundo ang buong angkan mo. Habang namimilipit sa sakit ang matandang aswang, habang nagpumilit itong makatayo, sagot naman ito. Hangal ka, bata. Naniwala ka naman sa sinabi kong alis na kami sa gubat na ito. Hindi ako natatakot sa kamatayan kung matatapos man ang aming angkan sa araw na ito. Hindi ko pa rin pinagsisihan ang aming ginawa. Ngunit sa aming pagkawala, may sisibol pa rin na bagong henerasyon sa aming angkan at muling magpapatuloy na gagala ang aming uri dito sa mundo ng mga tao. At matapos iyon, biglang sinunggaban na lamang ang bata
Kahit nasugatan ang matandang aswang, hindi pa rin matatawaran ang lakas at bilis nitong tangan. Agad itong nakakalapit kay Butchok at inatake na ng mga pagkalmot ang batang sundalo. Sunod-sunod na naging dahilan para mabuwal sa lupa ang bata. Ngunit biglang napadilat ang matandang aswang nang mapagtanto niyang isa itong huwad na katawan ang kanyang kaharap. Ilang segundo lamang ang lumipas ang katawan ng bata na kanyang inatake at nakabulagta sa kanyang harapan. Nagiging putik na ito at humalo agad sa lupa. Tinamaan na siya ng malakas na usal na panglinlang. At pagkatapos, agad siyang pumihit nang mabanaag ang isang anino galing sa kanyang likuran. Ngunit bago pa siya makahuma, napasigaw na itong si Lakay Puling nang maramdaman na may tumarak na patalim sa kanyang likuran. At biglang napatigil din ang pagsigaw ng matanda nang magbanggit ng tatlong mga banyagang salita ang batang si Butchok. Bukod sa naramdaman na sakit nitong si Lakay Puling, namamanhid na rin ang kanyang buong katawan dahil sa ginawang orasyon ng bata na pati ang pagsasalita hindi na niya magawa. Mabilis na binitbit ni Butchok ang katawan ng matanda at dinala ito doon sa kinaroroonan ni Tandang Tiboy. Nakatayo na itong si Tandang Tiboy doon sa gilid ng batuhan, ngunit ngarag pa rin ang kanyang katawan. Nakahawak pa nga ito doon sa batuhan para hindi muling matumba sa lupa. Kitang-kita naman niya ang ginawang pag-atake nitong si Butchok doon sa matandang aswang na si Lakay Puling. Muling napabilib at namangha ang matandang si Tandang Tiboy sa galing at lakas na ipinakita ng batang sundalo. Nang makalapit naman itong si Butchok, agad na wika nito kay Tandang Tiboy habang inilapag ang katawan nitong si Lakay Puling sa kanyang harapan. Tandang Tiboy, tulad ng sinabi ko sa iyo, ikaw ang may karapatan na pumatay sa matandang aswang na ito. Ikaw na ang bahala. Ipaghiganti mo ang naging kamatayan ng mga kamag-anak mo. Pagkatapos umatras itong si Butchok habang itong si Lakay Puling, rinig na rinig niya ang mga sinasabi ng batang sundalo at ang usapan nitong si Butchok at itong si Tandang Tiboy. Ngunit lalong namamanhid ang kanyang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Gusto niyang kumilos. Sinubukan nitong mag-usal ng mga orasyon, ngunit wala ding nangyayari. Narinig na lamang na wika nitong si Tandang Tiboy. Maraming salamat, Tinyinti Musang. Para ito sa mga kamag-anak kong pinatay ng mga aswang na ito. At pagkatapos, dinaluhong na ito ni Tandang Tiboy. Kinagat agad ang liig nitong si Lakay Puling habang ibinao naman ang matutulis nitong mga kuko sa mismong dibdib ng matandang aswang. Narinig na lamang nila ang mahinang pagngasab nito. Nakita naman iyon ng ilan sa mga nakapaligid na mga aswang sa kanila. Mabilis nang naglundagan ang mga iyon papunta sa kanilang kinaroroonan. Nakita ni Butchok na nagtakbuhan na ang ibang mga aswang at nagtatalunan doon sa mga batuhan. Papunta ang lahat ng mga iyon sa kanilang kinaroroonan. Sumingasing ang mga ito at umaangil. Marahil alam na ng mga aswang na ito ang naging kamatayan ng kanilang pinuno na si Lakay Puling. Ngunit hinarang ang mga iyon ng batang si Butchok. Ginamit na din niya ang kanyang pintuan na portal para ilipat at itago sina Tandang Tiboy at Lakay Puling. Gulat na lamang ang mga aswang nang makita nilang biglang naglaho doon sa kinaroroonan nila ang dalawang mga matatandang aswang ang hindi nila alam. Nagawa na ni Butchok na maitago ang dalawang matanda doon sa likod ng mga malalaking batuhan. Napadilat pa nga ang mga mata nitong si Tandang Tiboy at agad na nagpalingon-lingon sa buong paligid. Pati kasi ang matandang aswang nagulat nang biglang nagbago ang kapaligiran. Naisip naman nitong si Tandang Tiboy na maaring kagagawan iyon ng batang sundalo.
Muling pinagkakagat ni Tandang Tiboy ang liig ng kalabang aswang. Ibinuhos niya ang kinimkim na galit sa aswang na iyon. Wala na siyang lakas para magpatuloy pa sa labanan. Ngunit alam niyang magtatagumpay sila sa bakbakan na ito dahil sa mga kasamahang mga bata. Doon naman sa gilid ng mga batuhan, gamit ang mga matatalas na mga garab nitong si Butchok, agad na napapatumba ng batang sundalo ang bawat makakalapit na mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan nang napatay na nila ang lahat ng mga ito. Nagpaika-ika na itong si Kimba habang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. May mga sugat na din sina Toto, Nonoy at Gabriel. Ngunit hindi na iyon iniinda pa ng mga bata. Sa loob ng mahigit sa 2 oras na bakbakan, natapos na rin ang kasamaan ng mga aswang. Sa tingin nitong si Butchok, sa kamatayan ng angka nitong si Lakay Puling, tuloy ang makakamta na ang kapayapaan dito sa bukirin ng Kampo Uno. Matapos iyon, agad naman nilang nilinis ang buong lugar. Tinulungan na din nila itong si Tandang Tiboy dahil tuluyang bumigay na din ang katawan ng matandang aswang. Ngunit sa isang kamay nitong si Tandang Tiboy, kahit na nanghihina na ang katawan nito, hawak pa rin itong si Tandang Tiboy ang pugot na ulo ni Lakay Puling. Wika ng matanda sa kanila. Maraming salamat sa inyo, Tinginti Musang. Dahil sa inyo, nakamtan namin ang tamis ng paghiganti. Hayaan ninyo na dalhin ko ang ulo ni Lakay Puling para maipakita ko sa aking mga kamag-anak at nang magamot na din ang kanilang pagtatangis. Makalipas ang ilang mga minuto, sinunog na nila ang buong lugar. Pati na rin ang mga bangkay ng mga aswang na naggalap doon sa buong paligid. Sa tingin nila ni Butchok, hindi na kailangan na malaman pa iyon ng mga sundalo doon sa patag. Ang mahalaga ngayon, nalipol na nila ang mga pangunahing mga pisti sa gubat ng Kampo Uno. Makalipas ang ilang mga oras, nakipagpulong itong si Butchok doon sa mga tao sa tumana. May mga inaalok ang bata sa mga ito. Sa tingin kasi nitong si Butchok, kung may mga natitirang rebuilding man sa gubat ng Kampo Uno, mga maliliit na grupo na lamang ang mga ito. Balak ng bata na bukas din, suyurin na nila ang buong kagubatan para tuluyan na paalisin na ang mga ito. Ngunit kinakailangan na may magkukuta doon sa gitna ng kagubatan ng Kampo Uno para mabantayan talaga ang buong lugar. At nang hindi na ito muling pamamugaran ng mga masasamang tao. Kinabukasan, muling pumasok sa gubat ng Kampo Uno ang mga bata at ginalugad na nila ang buong lugar. May mga natatagpuan ang mga ito na naninirahan doon sa kagubatan, mga magsasaka. Ngunit hinala nila ni Butchok na mga rebuildi ang mga ito at nagsisimula pa lamang. Kaya minabuti ng mga batang sundalo na paalisin ang mga ito. Pinalipat nila ang mga iyon doon sa patag ng Itaya. Sa sumunod na mga araw, nakipagpulong na din itong si Butchok doon kay General Guevara. Sinabi na ng bata ang kanilang mga nagawang tagumpay at iminungkahi na din ng bata na suportahan ang gagawin niyang grupo para siyang magbabantay doon sa kagubatan. Nangangako naman ang general na tulungan ang plano nitong si Butchok. Doon naman sa kagubatan, nagsimulang magtayo na ng mga kubo ang mga kalalakihan na galing doon sa may tumana. Mahigit sa 20 ang bilang ng mga ito. Gumagawa na ang mga ito ng panibagong kuta doon sa gitna ng gubat. Kasama na din ng mga ito ang angka nitong si Tandang Tiboy para makakasama sa mga ito. Pumayag na din ang mga tao na galing sa tumana na pamunuan sila ng isang aswang. Ngunit nakakasiguro itong si Butchok na maayos ang pamumuno nitong si Tandang Tiboy sa mga ito.
Bukod sa mga baril na hawak ng mga kalalakihan, mayroon pa silang makakasamang mga aswang na malaki ang maitulong sa kanila. Masaya itong si Butchok para sa mga ito. Nagliligpit na din ng mga gamit ang grupo ng mga bata sa mga pagkakataon na iyon. Dahil ayon kay General Guevara, dahil sa kanilang tagumpay, ipapadala na naman ang mga ito doon sa kabilang bayan, ang Campo Dos, para tuluyan ng masupil ang grupo ng Tagdad. Mas malaking grupo ang kanilang kakaharapin at mas malalakas. Ngunit hindi na bahala itong si Butchok. Malaki ang tiwala ng bata sa kanyang mga kasamahan at mga matatalik na kaibigan. Sa hapon na iyon, dumating na ang grupo nila ni Butchok doon sa kuta nila ni General Guevara. Sa gabing iyon, muling binigyan ng parangal ang mga bata at lahat ng mga sundalong nando doon. Sobrang napahanga ang mga ito sa lakas, tapang at galing ng mga bata. Malaki na ngayon ang kanilang respeto sa mga ito. Habang tumatanggap ng parangal ang mga bata, sinasaluduhan ang mga ito ng lahat ng mga sundalong nando doon, pati na rin ang mga nakakataas sa hanay ng mga sundalo. Ang iilan pa nga sa mga ito, halos hindi makapaniwala sa kagitingan na ginawa ng mga bata. Mantakin mong mga bata ang nakapagbigay ng kapayapaan sa kagubatan ng Campo Uno na sa loob ng ilang taon pinoproblema ito ng pamahalaan. Kinabukasan, kasama ang dalawang opisyal na inutusan itong si General Guevara, papunta na ang grupo ng mga bata doon sa Campo Dos. Didiritso ang mga ito doon sa lugar na tinatawag na Tres Marias. Sila na ang mamumuno doon sa mga sundalong nakapwisto sa paanan ng bundok ng Campo Dos. Iniiwasan din ng kanilang grupo na mapadaan doon sa sentro ng Campo Dos dahil nga sa namutawing alitan ng mga sundalo at mga pulis. Mas nakakabuting umiwas na ang mga ito. Ang hindi alam ng grupo nila ni Butchok, nandoon din ang grupo nila ni Nitoy para batiin ang mga ito. Naghihintay ang mga ito doon sa kampo ng Tres Marias. Sobrang natutuwa ang mga pulis na pinamumunuan itong si Nitoy sa mabilisan na tagumpay ng mga bata. Kakaiba ang lugar ng Tres Marias kumpara doon sa lugar ng Itaya. Doon kasi sa lugar ng Itaya, kakaunti lamang kasi ang mga bahay na makikita doon. Ngunit sa pagpasok nila sa lugar ng Tres Marias, marami silang mga nakikitang mga kabahayan. At ayon pa sa mga escort nilang mga sundalo, marami sa mga naninirahan sa lugar na ito ay mga kasabwat ng grupong Tagdad. Makalipas ang mahigit sa isang oras, kasalukuyang papasok na ang mga ito doon sa kuta. Ang kutang iyon ay kakaiba doon sa kanilang kuta doon sa Itaya. Doon kasi sa Itaya, ang kanilang kuta ay gawa sa mga bloki at mga siminto. Maayos din ang kanilang mga kagamitan. At kung magkakaroon man ng bakbakan, lamang agad ang mga ito sa mga kalaban dahil sa tibay ng kanilang mapagtataguan. Ngunit dito sa kuta ng Tres Marias, ang kuta ng mga sundalong naririto ay gawa sa mga puno ng niyog. At ang mga ginawang tirahan ng mga sundalo ay ang mga hukay sa lupa na napapalibutan ng mga putol na puno ng niyog at mga putol na puno ng kahoy. Ang mga bantay ng mga ito nasa itaas ng mga puno ng kahoy na hindi mo agad makikita dahil sa napakalagong mga dahon na nakapalibot sa mga ito. Ang kuta pa lang ito, halos araw-araw magkakaroon ng mga bakbakan dahil makailang bisis nang sinubukan ng mga rebelde na kubkubin ang kutang ito para paalisin ang mga sundalo. Isang malaking balakid kasi ang kinaroroonan ng kuta ng mga sundalo. Agad kasing masisipat ang mga rebelde kung balak ng mga ito na bababa doon sa sentro. Agad naman na ipinakilala ang grupo nila ni Butchok doon sa namumuno naman sa kutang iyon, itong si Kapitan Lapas. Isang linggo nang inaabisuhan ang mga ito na ang magiging pinuno nila ay itong si Tinyinti Musang. Alam na ng mga sundalong ito
na ang makakasama nila ay ang mga batang sundalo na galing doon sa Kampo Uno. Nabalitaan na din nila ang kagalingan ng mga batang ito na siyang naging dahilan para malinis ang buong kagubatan ng Kampo Uno. Sobrang napahanga pa nga ang mga sundalong ito sa kanilang narinig. Ngunit hindi nila inaasahan na ganun kabata pala ang mga ito. Ang inaakala kasi ng mga ito na mga batang sundalo, ibig sabihin mga bagito na nasa edad 20 pataas. Ngunit ang kanilang nakikita sa ngayon, sa tingin nila, nasa 14 hanggang 16 lamang kasi ang edad ng mga ito. Maliban kina Tandang Bitoy at ang 2 mga antingero na sa tingin nila ay nasa saktong gulang na. Kaya hindi makapaniwala ang mga sundalong ito na ang mga batang kaharap ay ang sinasabing kinatatakutan ng mga rebilde at mga aswang. Nagkakaroon pa ng pagdududa ang mga iyon. Mas lalong nagulantang ang mga ito nang malaman nilang ang batang si Butchok pala ang sinasabing musang. Mayroong isang sundalo ang lumapit sa kapitan at wika nito. "Kapitan, parang niluluko na tayo ng ating nakakataas. Ang mga batang ito ang papalit sa iyo para mamuno sa operasyon natin laban sa mga tagdad. Nakakainsulto naman ito, Kapitan." Sagot naman nitong si Kapitan Lapas. "Huwag na natin nahusgahan ang mga ito, Sergeant Busgano. Hindi magpapadala ang mga nakakataas sa atin ng mga batang sundalo kung hindi malakas ang mga ito. Isipin mo lamang, Sergeant Busgano, na ang mga batang ito ang naglinis doon sa Kampo Uno na ilang taon nang hindi natin nagagawa." Natahimik na lamang ang sundalong mayroong mahabang mga buhok. Agad naman na inalalayan nila ang grupo nila ni Butchok at itinuro ang kanilang magiging quarters. Ngunit walang mga silid ang mga naroroon. Ang kanilang higaan ay ang mga nakahilirang kahoy lamang sa ilalim ng lupa na pinatungan ng mga makakapal na mga tila. Habang itong si Kapitan Lapas, agad na lumapit ito doon sa 2 matatanda na kasamahan ng mga ito. Hindi ito mga sundalo, mga albularyo ang mga ito na binayaran ng malaking pera para makakasama nila. Ang 2 matatandang ito ang dahilan kung bakit hindi magawang matalo sila ng mga tagdad. Dahil ang 2 matatanda, alam ng mga ito kung ano ang mga usal para matablan ng bala ang mga membro ng tagdad. Ngunit gayon paman, tanging pangdipinsa lamang ang magagawa ng mga albularyong ito. Hindi pa rin nila malilipol ang mga tagdad. Nakaupo ang 2 matatanda doon sa natumbang puno ng niyog. Tanong agad nitong si Kapitan Lapas. "Lolo Tonyo, ano ang sa tingin mo sa mga bagong dating na mga bata? Ang aking mga tauhan ay nagdududa sa kakayahan ng mga ito. Alam kong kaya mong maramdaman ang kanilang tangan at lakas." Napangiti na lamang itong si Lolo Tonyo at ang sagot naman ito kay Kapitan Lapas. "Noong narinig ko ang kagitingan ng mga batang iyan doon sa Kampo Uno, ang inaakala ko ay mga pangkaraniwan lamang ang kanilang mga tangan. Ibig kong sabihin, katulad lamang ng aming mga taglay, mas malakas sa mga normal, ngunit hindi naman ganun kalakasan. Ngunit ngayon, aminado na ako, Kapitan, na wala sa kalingkingan ng mga batang iyan ang aming lakas." Kaya napatitig ang kapitan sa sinabi ng matanda. Hindi ito makapaniwala at muling sabi ng matandang albularyo. "Napakalakas ng kanilang mga tangan, Kapitan Lapas. At nakakasiguro ako na may paglalagyan ang grupo ng tagdad sa mga batang sundalong iyan."